Okay, pattern number 4 na po tayo. Medyo complicated yung pattern number 4, pero ito yung pinakamaganda at ito ang lagi namin ginagamit kapag nananahi kami ng mga fitted na party dress, gown. Ito ang pattern na ginagamit. Pwede din itong pang pattern sa cocktail dress. Okay? So, sa pattern 1, 2, and 3, ito yung pinaka-favorite ko. Kasi pag gumagawa ako ng ano ng mga wedding gown, party dress, hindi ko na ginagamit yung 1, 2, 3. Delete ko na siya. Dito na ako pumupokus. Okay? So, same. Same ng pattern number 1 yung taas. Okay? So, ang pinagkaiba is ito. Okay, may dart tie dito. Okay, paano siya nakuha? Ganito. Okay, same. Down 25. Okay, eto 9. Okay, 9 centimeter. 9 centimeter. 9 centimeter. Okay. Down 25. Okay. That. Down 32. Down 42. Okay. Yung una nating line, nag-connect muna tayo nito. Okay, connect muna tayo nito. Ganon. Tapos dito, paano mo ito makukuha? Pareho. Down 10, pasok ka ng 2. Tapos, i-connect mo siya. Okay, connect siya dito. Tapos, connect mo siya dito. Yan. Okay, nakita nyo to? Nakita nyo to? Tsaka ito. Down 20, hatiin nyo lang siya. Okay? So, mag-point kayo dito. Sa kalahati nito. Kasi ito, usually, ang luwag at ang ating isasara, 5 cm, 4, 5 hanggang 6 cm, depende sa laki ng bust ng babae. Pero ito kasi is normal, so nasa 4 and a half lang tayo. Yung sa akin, almost, pwedeng 5, pwedeng 4, yung luwag niya. Pero parang hindi kayo malito. Mula dito kay 10, hatiin nyo lang siya. So, mag-point kayo dito. So, tsaka nyo siya i-connect dito. Okay? Connect nyo kay nipple. So, pag-connect nyo kay nipple, sukatin nyo ito. So, 14 and a half. Ito siya, oh. 14 and a half kung nakikita nyo. 14 and a half. So, igaganon ko lang siya. Oh, 14 and a half. So, nandito siya. Okay, lumagpas ako. Okay, yan na. So, kinonek natin siya dito. Okay? Ngayon, hindi tayo pwedeng ganito. Ganito kasi, hindi siya magpipit sa bust ng babae. So, kailangan natin mag-adjust dito kay Empire. So, adjust tayo ng 1 cm. Kaya ako nag-guhit dito. Ito yung mga adjustment natin, yung green. Okay, dito sa bandang gilid, nag-adjust ako ng 2 cm mula dito sa point na ito, 2 cm, in-adjust ko. Ayan, 2 cm. So, nag-point ako dito. So, nag-connect ako. Tapos, papaganito. Okay? Practicein nyo na maganda kayo magkurbada. Ito, kinunek ko siya rito. Naglagay ako ng allowance ng 1 cm para pag sarak ko nito, is meron akong allowance dito. Ayan, isasara nyo ito. Okay. Nakita nyo ito sa armhole. Para hindi kayo, kasi itong armhole ng pattern number 4, medyo nagkakaroon ng problema sa armhole. Ang gagawin nyo, isara nyo muna itong dart. Pagsara nyo ng dart at saka kayo sumukat ng armhole. Yan. Susukat kayo ng armhole. Pero bago nyo yan gagawin, dito muna kayo sa bust line. So, ang ginawa ko kasi dito, okay, dinivide ko na sa 4 yung bust niya. Ito na, 22. Dinivide ko na rin sa 4 yung empire niya. Dinivide ko na rin yung waistline niya. So, sinulat ko na siya dito para madali. So, 22 yung ating bust line. Okay, 22. Ito siya, plus 3. Nag-plus 3 ako. So, dito yung plus 3. So, ang connect natin is ganito. Okay? Ito ang connect natin. Yan.
So, kung meron tayong class 3 dito, so dito siya tumama. Okay, ayan siya. 18 centimeter. I-check nyo lang yung ano, yung sukat ng empire niya. So, ayan o. Kasi nung hindi pa ako nag-adjust, so dito siya pumatak. Nung wala pang adjustment, nagsukat na ako. Okay? Nung meron na akong adjustment, syempre, isasara na natin to. So, eto na yung lumabas. Nasukat niya. Ayan. Tapos, nung sinara ko ito, tsaka ako nag-armhole. Pag-armhole ko, dito siya tumapat yung sukat niya. So, yung back ng pattern number 4, kailangan, kapag nag-join kayo, line to line siya. Nasa tamang guhit. Yan. Okay? Eto, paki-aral po ng mabuti kasi maganda yung fitting nito. Kahit anong damit, pagka ginawa nyo ito, napakaganda. So, konting practice dito kay pattern number 4. Okay? Next, pattern number 4 ng back. Back pattern 4. So, dito, ang ating pattern ng back panel is my pattern number 4. Meron siyang back panel na sarili. Bakit? Kasi, pag ginawa natin itong pattern number 4, so, yung figure niya, mas mahaba kaysa kay back. So, si back, kailangan bawasan natin ng 2 cm sa taas. Okay, para magpantay siya sa gilid. Okay, 2 cm, magbawas kayo sa taas. Yon. Ito, oh, nakita nyo to. Nasa libro to. Okay, nagbawas ako ng 2 cm. Ibababa nyo lang siya para pag nag-join kayo dito sa gilid, pantay siya. Okay? Kasi may lobo to. Pag hindi kayo nagbawas dito, so saan kayo magbabawas? Pwede sa baba. Okay? Pero mas maganda na kung sa taas na lang kayo magbawas. Kasi yung para hindi na nagagalaw yung dart natin. Yon. So, babaguhin nyo lang yung pattern ng back. Doon sa original. Bawas lang ng 2 cm sa taas. Okay? Yan. So, natapos na po natin yung pattern na 1, 2, 3, and 4. Okay. So, syempre, kagaya ng dati, meron tayong assignment. So, gusto ko gumawa kayo ng ganito, pakita nyo sa akin. Ipakita nyo yung sukat. Ipakita nyo yung... gusto kong makita kung sa tape measure, picturean nyo kung saan yung figure ng back, figure ng front. Okay? And then, yung sukat ng bust point. So, para malaman ko kung ano yung mali sa pattern nyo. So, gusto ko gumawa kayo ng ganito. Ipakita nyo sa akin. Okay? Yan po yung assignment nyo. Sana po, again, palagi kong uulitin. Konting pasensya sa paggawa ng pattern. Tapos, focus po tayo. Huwag nyong kakalimutan na i-memorize yung 8 guhit. Okay? Pagtulog nyo, madali lang naman siya mag-memorize. Para kayong ano, memorize lang kayo ng 1, 2, 3, 4, ganyan. Down 2, down 20, down 25, yan. Kahit yan lang ang i-memorize nyo. Pag gumawa na kayo ng, ano, ng pattern, makikita nyo kung ano yung i-adjust nyo. Sariling sikap po ito, kasi wala ako sa harapan nyo. So, although mas magandang magturo pag nasa harapan, pero lagi nyong papanoorin itong video para po matatandaan nyo. Okay, maraming salamat po.